30, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Gising na, bangon na, Pilipinas! Salubungin natin ang pag-asa ng bagong umaga. Bit-bit ang musika, mga maiinit na isyu at balita. Pag-uusapan, papasadahan, kasabay ang mga musika na magpapagaan sa ating umaga. Gising na, bangon na, Pilipinas! Kasama si Master Broadcaster Mike Abe. Gising na, bangon na, Pilipinas! Gising na, bangon na, Pilipinas! Si Mike Abe sa Gising na, bangon na, Pilipinas! Gising na, bangon na, Pilipinas! Magandang umaga po! Gising na bangon na Pilipinas. Ngayon po ay April 27. Okay? 2017. Nako, pagod pa. Anyway, mamaya ang kwento. Terrible ang traffic kahapon. Talaga lang ho. Dibiro ang traffic kahapon. Mamaya kwento ko sa inyo at talagang matindi. Ah, kasi nga po yung ASEAN Summit. May mga rally pa yata kahapon na narinig ko sa monitoring at kung ano-ano pa. After po ng primera biyahe, gising na bango na Pilipinas, na-miss namin kayo, na-miss po namin ang inyong pagsubaybay sa programang ito dahil ako po ay nawala ng dalawang araw. Dahil ako nga po ay galing ng Davao, ng Mindanao. Thank you nil Miranda at saka kay Leo Palo III, siya hong nag-takeover ng aking programang Gising na Bango na Pilipinas sa nakaraang dalawang araw. Thank you, Leo. Ah, Palo. Samantala, bago namin upisaling simula ng ating mga balita, ako po'y muling magpapasalamat sa ating Ama, sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako. Father Almighty, marami pong salamat muli sa panibagong buhay, kalakasan, kapayapaan, kaligtasan na inyo pong pinagkakaloob sa akin, kasama ang aking pamilya sa araw-araw po at na aming pagtatagumpay at siguridad sa mga pagsubok sa buhay aming nalalampasan. Salamat din po, Ama, sa nakalipas na oras kami po ay nakapagpahinga at paggising ngayong umaga. Panibagong buhay at kami po inyong ginagabay sa aming pagbabalik sa aming mga responsibilidad o gawain araw-araw. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga blessings. Salamat po, Ama, sa lahat ng magandang kalusugan, ligtas sa anumang mga pagsubok, sa kalamidad, siguridad at marami pang iba. Yan po ay dahil sa inyo, Ama, at alam po namin dahil walang imposible sa inyo. Para sa amin na inyong mga anak, lahat pwede, ang pangalaga at magandang buhay. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Ngayon pong umaga ay muli po kaming nakahanda sa kung ano man po inyong plano para sa akin, sa aking pamilya, sa aming lahat, para po sa panibagong pagkakataon, panibagong blessing, magandang kalusugan, seguridad, at marami pang iba ay amin pong muling matatanggap mula sa inyo, Ama. Salamat po sa lahat ng ito. Sa inyong patuloy na sakripiso, pagmamahal, pagmamalasakit, pangalaga at pagtatagumpay sa bawat isa sa aming inyong mga anak, eh lahat po ay nanggagaling ito sa inyo, Ama. Salamat po. Hinihiling ko rin po, Ama, Father Almighty, na ang lahat po ng aming mga tagapanood, tagasubaybay sa radyo, telebisyon at sa internet, inyo pong bigyan ng malawak na pangunawa sila. Huwag po niyong payagang sila'y magalit o magplano ng masama laban sa kapwa. Sana po ang patuloy na pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa at tagumpay ng bawat isa sa amin na inyong mga anak. Ama, salamat po sa lahat ng ito. Salamat po. Amen! Thank you. 5:09. Sa ngalan po ni Eunice Calmang, sumusulat ng ating mga balita. Si Eunice, si Jane Malasta sa production, kasama ang mga reporter na naghahatid sa atin ng mga live report, mga balita. Sa ngalan po ni Rap Rivera Tan, kapalitan ni Alex at ni Joey.
sina Ruben Arsenio Urpedo at Manon Jess sa may transmitter sa may Ubando, Bulacan. Sa ngalan po ni Amel Basco, ang aming pong graphic, Amel Basco, ano ha, graphic and IT expert. Thank you, thank you, thank you. Kompleto po kami at ako po ay nagbabalik after nga po ng dalawang araw na ako hindi po nyo nakasama dito sa programang ito. At namimiss po namin kayo, siyempre, dcma1530.com, okay? dcma-1530.com, yan po ang website. At sa Facebook naman, dcma1530, ayan na po yan. At sa inyong mga radyo, DCME 1530, yan po ay sa dulong kanan, kami na yon. Thank you, thank you. At siyempre, sa lahat-lahat, sa YouTube, okay, at marami pang iba kung saan sa mga komunikasyon, telecommunication, global technology, okay, social media, madalit sabi, ano ha, nandyan po kami. Headline ng ating mga balita ngayong umaga at mga nangyayari sa ating kapaligiran dahil nga po itong ASEAN Summit at pati na po yung mga laban sa terorista at marami pang mga bagay-bagay tungkol sa kabuhayan. Lagit pa rin 49 pesos ang $1. Mahina pa rin yan kung ikukumpara sa lakas ng dollar, bahina ang ating piso. Tulong ng pribadong sektor, hiniling daw para masolusyonan ang problema sa pabahay. Okay? Sunod sa ating headline, Superintendent o Kernel Maria Cristina Noblesa at Rinello Dungo, ano ha? Dungon, ano? Kasal sa Muslim. Ayan, ito yung controversial na nasasangkot kasi sa Abu Sayyaf. Korean pinakamaraming bilang na mga dayuhan na dumagsa sa Western Visayas kasama ang Negros Occidental noong 2016. Napakaraming Koreano sa Pilipinas talaga. Proseso para mas sibak sa serbisyo Superintendent o Kernel Maria Cristina Noblesa. Gumugulong na. May mga ebidensya raw. Talaga lang ha. Superintendent Rafael Dumlao na isa sa mga pangunahing suspect sa pagdukot po at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik Jo. Inaresto na ho ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ayan, yan na yung follow-up. Diyan sa matagal na hong inihintay kung ano ang mangyayari sa kidnap po ransom at pinatay nila ang negosyante. Reckless, irresponsible at business. Ano ha? Ang editorial ng New York Times laban kay Pangulong Duterte. Antindi kasi. Ano ba ang laman ng kanyang editorial? Let the world decondemn Duterte. Wow. Ganun? Let the world condemn Duterte. Yan po ang editorial ng New York Times. Naku, ay nababasa yan sa buong mundo. Kaugnay pa rin ang issue ng alleged human rights violation. Alaga lang, ha? Okay, tuloy na po kami sa ating mga balita. Gising na bango na Pilipinas. Tuloy ko lang yung aking kwento kanina pambungad. Kaya ngayon parang pagod pa ako. Sa totoo lang, pagod din po ako sa Mindanao kasi marami hong mga ginawa kami doon sa Mindanao. Pagkatapos, kagabi ang tindi ng traffic. Traffic sa airport. Traffic sa tarmac. Eh, nung papunta ako ng Davao, late na nga yung PAL ng 1 hour. Pagdating namin na naka-board na kami, boarding na, tapos magte-take off na, inabot din kami ng 30 minutes dahil traffic sa ere. Talaga namang biyahe yan, no? Tapos nung pabalik kahapon sa PAL din sa Davao, halos isakto naman. Ang problema, pagdating ko sa airport, mga bandang alas 5, tindi ng traffic sa Metro Manila kahapon hanggang kagabi. Kahit saan kami dumaan, matraffic. Ano ha? Mabuti na't may sundo ako mula airport patungo dun sa isang opisina. Pero grabe ang mga traffic. Alam ba ninyo yung mula airport Pasay hanggang Quezon City, kung saan taga Quezon City po ako. Aba, 5-4 na oras yun eh. Alas 5, alas 6, ano, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 9, lampas na halos eh. Lampas ng alas 9 ng gabi ako nakauwi, terrible ang traffic. Mahigit o halos 4 na oras, parang galing ka ng probinsya. Pagpupunta ako ng Batangas sa lugar namin, 2 hours lang, minsan wala pa. Pero isipin mo yung airport Pasay, patungo ng Quezon City, 4 na oras kuya, tindi. Alam mo kung bakit? Kasi nga po may mga ibang kalye yung sinara kahapon dahil dito po sa ASEAN Summit. At kahagabi ang okasyon ay yung dinner
dyan sa City Dream. Pero yun hong Diosdado Macapagal Boulevard, yun pong Ross Boulevard ay apektado mula airport. Actually, ngayon pong araw na ito ay magpapatuloy na maraming madi-delay na mga international domestic flight na gumagamit ang ating mga airport dahil yung iba pong mga delegado ngayon palang darating. Kagabi dumating ay si Bulke ng Brunei, okay, ASEAN Summit. Pagkatapos, tamumonitor namin kahapon hanggang kagabi, may mga rally pa sa Maynila at sa Makati kaugnay pa rin ng ASEAN Summit. Kaya kagabi, kahapon hanggang kagabi, parang palaking parking. Parang parking na lang ang Metro Manila. Hindi gumagalaw, talaga lang ha. Isipin mo yung mula Terminal 2, paikot-ikot kami. Dalawang oras na, inandyan pa lang kami sa Port Bonifacio. Yan kami, baka kami kakos, tayo natin ng Port Bonifacio, baka medyo maluwag kaysa sa EDSA at iba pa. Sa the Port Bonifacio Global City. Ay alam ba nyo yung mula Bonifacio Global City patungo ng airport, mga 5 minutes lang yan. Siguro 10 minutes, 5 minutes. Kasi magkadugtong na yan, nikos lang ang pag-itan, hindi ba? Pero isipin mo, halos dalawang oras. Lampas ng... dalawang oras eh. Kasi parang alas 8 na yun. Basta dumating ako alas 9 o lampas ng alas 9 ng gabi from 5 o'clock Pasay to Quezon City. Terrible. Anyway, ngayong araw na ito, walang pasok. Tatlo lang lugar ang walang pasok ngayong araw na ito. Ang Pasay, Manila at Makati. Kognay pa rin ang ASEAN Summit. Bukas, tama ba Rap? Pakitanong nga kay Jane, bukas ba yung walang pasok lahat? Metro Manila? O buong Pilipinas? Ano ba? Ano nga bang nangyari? Metro Manila lang. Metro Manila lang walang pasok bukas. Non-working holiday tomorrow. Okay, pero today ay tatlong lugar lang walang pasok. Inuulit ko, Pasay, Makati, at saka po Manila. Dahil sa may PICC. Philippine International Convention Center po ang ASEAN Summit. At simula pa ho kahapon, mahigpit na nga dyan. Ngayong araw na ito ay wala pong papayagan ng mga nagbabike, naglalakad-lakad, o kung ano man dyan sa Cultural Center of the Philippines. Matindi na po ang seguridad. Kung yung mga gunita, noong Monday ang balita ko dito ay 41 o 42,000 police ang i-deploy sa mga lugar kung saan nandun ang mga delegado ng ASEAN Summit. Kaya ho, napaka-busy talaga ngayon. Okay? So, yung may business ng Pasay, Manila at Makati, wala pong trabaho ngayon sa gobyerno lang, sa government. Pero bukas, non-working holiday. Ano ito? Non-working holiday nationwide, Jane, ano? Nationwide bukas. Kaya, ang nangyari kagabi, parang Friday. Rap. Parang nangyari kagabi, Friday. Last day. Pero ngayong araw na ito may pasok pa maraming lugar. Kaya lang ho dun sa area ng Makati, Pasay. Pasay at Manila ang walang pasok today. Bukas, wala kayong pasok. Kayo lang yon. Pero kami, siyempre, dito lang. Okay? Sige, tuloy tayo sa ating mga balita. 8:18 Makaraan po ang alas 5 ng umaga. Philippine Air Force handang harapin ang anumang bantaan ng seguridad sa kasalukuyang ginaganap na ASEAN Summit sa bansa. Report mula kay Romy Tuason. Sandali na, Romy. Yes, Romy. Romy, go. Yes, ang Philippine Air Force na harapin at pigilan ang anumang banta ng seguridad na sa nagaganap na ASEAN Summit at related meeting ngayon dito sa bansa. Ito ang tiniyak ni Colonel Antonio Francisco, takapagsalita ng Philippine Air Force, bilang tugon sa katanungan na kung ano ang magiging partisipasyon ng Philippine Air Force sa pagbibigay ng seguridad sa event. Ayon pa kay Colonel Francisco, lahat ng mga asset ng Air Force ay handang-handa na, kabilang dito ang mga bagong biling eroplano. Samantala, sinabi naman ni Colonel Victor Ramos o Tomas, ang chief ng Task Force Summit, na patuloy ang kanilang ginagawa bilang pag-detect sa anumang banta ng seguridad sa nasabing event na nagsimula kahapon at magtatapos sa 29 ngayong buwan. Nilinaw daw ni Colonel Tomas na ang nasabing unit ng militar ay magsisilbing backup ng Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad sa nasabing event. Kasama dito ang iba pang security agencies ng pamahalaan.
Ako si Romy Tuason ng DCM 1530, una sa kanan, ang impilang may paninindigan. Tulungan natin ang ating mga awtoridad sa pagbabantay sa ating mga bisita dahil nakataya po ang imahe, seguridad at ng Pilipino at ng ating bansa muli sa international community. Dahil po ito isang international event, ang ASEAN Summit na ginagawa sa kasalukuyan. Pero ito po ay tuloy-tuloy po yan. Alam mo itong ASEAN Summit na ito hanggang ano ito? Ha? Hanggang November. Sa November, darating si President Donald Trump ng Amerika. Okay? Yan po yung pinali, yung November. Nagsimula po ito ng January, magtatapos ng November. Today at ngayon linggong ito, ayun lang pong ilang mga delegado ang darating. Pero lahat po yan ay mahalagang mga usapin at pinag-uusapan. Tuloy ang ating mga balita samantala mula kay Romy Tuason, another Romy. Namahagi daw po ng medical assistant ang bayan ng San Simon sa Kapus Palad. Abay, dapat doon lang. Dapat lahat. Okay? Sandali, si Romy Barredo. DZME 1530 Radio Reporter. Yes, Romy. Good morning. Good morning, Mike. May 80 mga residente na Kapus Palad. May mga malubhang sakit ang tumanggap ng tulong financial mula sa local government. Si Mayor Leonora Wong at dating Mayor Rodrigo Galas ang nanguna sa pamamagi ng cash grant sa mga Kapus Palad na naharap sa mga iba't ibang sakit. Sinabi ni Wong na Municipal Social Welfare Development Office ay tinukoy ang mga residente na ito yung mga Kapus Palad at nangangailangan ng agarang medical attention. Sinabi nito na kanyang pinaliwanag na yung mga nagda-dialysis, chemotherapy, mga may pneumonia at kidney failure at ibang seryosong sakit na hirap sa pinansyal ang kanilang munang bibigyan. Sinabi ni Wong na may kabuuan na mayigit sa 700,000 pesos ang ipinamahagi sa mga beneficiaries. Ang pondo, Mike, ay nagmula naman ito sa Seal of Good Local Governance Award na tinanggap ng local government ng San Simon. At sinabi ng alkalde na mga recipient ay hindi lamang ito yung first batch ng beneficiary na makikinabang mula na ito ng proyekto na ito kasama sa Bottoms Up Budgeting o BOB program. At kanyang pinaliwanag na 10 milyong piso yung total na pondo ng San Simon nagmula naman sa BOB o Bottoms Up Budgeting na ito'y nilaan sa mga proyekto na magbibigay ng tulong sa lahat ng sektor at sa edukasyon. Report mula dito sa Lawigan ng Pampanga para sa programang Gising na Bangon na Pilipinas ni Master Broadcaster Mike Abe. Ako si Romy Barredo ng DZM 1530 ulit sa kanan. Impilang may paninindiga. Thank you, Romy Barredo. Sa detalye, standby Tony. Samantala, tulong ng pribadong sektor hiniling para masolusyonan daw po ang problema sa pabahay. Ito ang rekomendasyon ng House Committee on Committee on House and Urban Development, Chairman Abel Benitez, na giniit ng aksyon para hindi na lumala ang magiging problema dito. Marami ang mga nakatiwangwaang na lupa na maaari anyang gamitin ng pamahalaan at pribadong sektor para sa pagtayuan ng mga housing program. Naniniwala ang mamabatas na ang abot kaya kamay na pabahay ng cost-effective solution para anya solusyonan, resolbahin ang housing problem. Sa kasalukuyan anya ay merong 5.821.53 hektaryang lupain ang bakante sa National Capital Region. Bah, lawak nito ha. Na maaari anyang gamitin para sa public-private partnership program para sa socialized housing project ng gobyerno. Sa nasabing bakanteng hektaryang lupain, mahigit 1,000 hektarya dito ay pag-aari daw ng gobyerno at kasalukuyang inirekupahan ng mga informal shelter sa mga squatter. Pasintabi na. Habang mahigit 2,000 hektarya, naman daw ho ang bakante at handa para sa naturang programa. Ganong kalawak pala? 5.8? Ibig sabihin, 5,821 ba yun? 5,821.53. Hektaryang lupain. Lawak pala ng bakanting lote rito sa Metro Manila. Pero bakit nagsisiksikan sila? Ano ha? Squatter kuya. Dalawang lalaki arestado sa droga na naman at baril sa siyudad ng Parañaque. Ang report si Tony Arsenal. Tony, sandali lang Tony.
BZME 1530 Radio Reporter. Yes, Tony. Good morning. Yes, Kuyang Mike, timbo ang dalawang lalaki matapos na manghulihan ng illegal na dog at baril sa Paranaque City kagabi. Nakilala ang mga suspect na sina Juanso Gutierrez ng Gestra Villas sa Baliwan at Sherwin Beros ng San Antonio Baliwan sa nasabing lungsod. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng bypass operation laban kay Gutierrez sa Creekside 2 sa San Antonio Baliwan kung saan nagpanggap ng bibili ng Shabu ang isang pulis. Dito na nahulihan ng tatlong sachet na hinihinalang Shabu at bypass money si Gutierrez kung saan dinakit din si Beros na nasa lugar din ng mga oras na yon. Makaraang mahulihan ng baril at ilang pirasong bala. Si Gutierrez ay sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act habang kasong illegal possession of firearms naman ang kakaharapin ng isa pang suspect na si Beros. Ako si Don Hildo ng DCMA 1530, una sa kanan, ang himpilang bawal panunigigan. Talaga hanggang ngayon, may mga illegal drugs pa rin. Bawal ho talaga. Yan din ang dahilan kung bakit controversial si Pangulong Duterte at ang ating bansa. Especially dun po sa Times Magazine editorial na tungkol sa human rights violation ng pamahalaan. Antindi talaga. Okay. Samantala, Senior Superintendent. Okay. Maria Cristina Noblesa at Rainer Lo. Dungo, kasal daw ho sa Muslim. Ayon sa Region 7 Police Directorship Superintendent Noli Talli, nagbalik Islam or nag-convert bilang Muslim si Colonel Noblesa. Naging Muslim anya naman ang police official noong nakatalaga ito bilang Deputy Regional Director ng Davao Police Crime, Regional Chief ng Davao Police Crime Laboratory. Una nang ikinasal si Noblesa sa isang ring anyang police official na ngayon na yatas naman ho sa Pakistan. Nang maaresto sa checkpoint si Saklarin Bohol, sinabi po ni Noblesa na nasa lugar siya para ho sa isang assignment pero wala anya itong may pakitang dokumento ukol sa umano'y operasyon. Samantala, kinumpirma ho ni Talino na kasama rin sa investigasyon ngayon ng PNP ang dating asawa ni Noblesa na si Superintendent o kay Senior Superintendent Alan Noblesa. Yan o, pinagbibintang involved sa igagalaw ng mga terorista sa Bohol nitong huling dalawang linggo. Korean, pinakamarami anyang bilang ng mga dayuhan na dumagsa sa Western Visayas kasama ang Negros Occidental noong 2016. Ayon sa Department of Tourism, Visayas, at sinasabi anyang may kabuuan na 1.03 million foreign tourists anyang dumating sa nasabing rehiyon. Sa nasabing anyang numero ay 357,362 naman ang Korean na sinundan anya ng Chinese na 81,207 at Taiwanese na 56,859. Ang tatlong bansa anya ay may malaking bahagi ng 720,492 na mga tourism mula po sa S-Asia. Wow, dami nila ha. Ang iba pang mga dayon anya ay mula naman sa Estados Unidos na mayroong 42,140 na mga tourist at mula ho sa Malaysia na mayroong 21,114. Ipinagpalagay anya ng Department of Tourism Western Visayas Region Administrative Office Artemio Tikar na kaya anyang nagastosan ng Korea ng Western destination anya ang Western Visayas ay dahil sa maganda ang relasyon ng S-Asia country at ng Western Visayas. Aba, okay. Actually, hindi lang ho sa Visayas. Kahit saan lugar, marami mga Koreano, marami mga foreigner, lalo na sa panahon ito dahil merong ASEAN Summit, maraming delegado na sa Mega Manila. At karatig na lalawigan, ganun talaga yan eh. Proseso para masibaktaw ho si Senior Superintendent Maria Cristina Noblesa, gumugulog na. Umuusod na nga po ang proseso ng Internal Affairs Service para ho masibak ang sasabiso si Superintendent Noblesa na una na hong inaresto dahil sa pagkakasangkot sa Abu Sayyaf Group o ASG. Sinabi po ng Philippine National Police IAS, Chief Attorney Alpigar Trembolo, Trembolo, tama ba yun?
na sasampahan na nila si Noblesa ng conduct ad unbecoming an officer dahil anya sa ugnayan nito sa Abu Sayyaf. Bukod dito anya sa kasong grave misconduct ba? Dahil naman ho sa iba't ibang paglabag ni Noblesa tulad anya ng pagkakaroon ng baril na walang kakulang papeles, pag-alis ng kanyang mga sapwesto sa kanyang tanggapan sa Davao nang wala anyang permiso. Ayon sa PNP, sapat na ang mga nasabing kaso para daw si Bakin tanggalin sa pwesto si Kernel Noblesa. Alaga lang ha. Sige, samantala balikan natin ang mga balita. Kapatid, seminar inilunsad ng DTI sa mga small, ginagawang text eh, kaya hindi ko maintindihan. Joke lang. Small and medium enterprise, ano ha? Yung palang ibig sabihin niyan, kuya ate. Sige, balitang business. Ha? Na magkakalob sa atin ni Tony Arsenal. Tony! BZME 1530 Radio Reporter. Good morning, Tony! Good morning, Kuya Mike. Upang business, ayos, sige. Upang mapalakas ang marketing power ng small medium enterprise sa gitnang Luzon, inilunsad ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Center for Entrepreneurship Agro Negosyo ang kapatid Mentor Me. Ito'y may kaugnayan sa pagkakaroon ng seminar ng nasa 25 medium scale enterprise proprietor na sasabak sa 11 linggong seminar sa design at naglalayan din na ma-improve ang kanilang mga produkto kasama ng marketing strategies. Nilinaw ni DTI Region 3 Director Judith Angeles na ang unang batch ng seminar ay involved sa food business kung saan 11 linggo ang kanilang bubunuin sa seminar. Layon din ito na mahubog ang bagong paraan ng mindset at attitude sa ilalim ng small and medium enterprise sa iba't ibang mga lalawigan. Iginit naman ni Provincial Director Reynald Dana na sa ilalim ng Kapatid Mentor Me o Medium Enterprise Program, kailangan ang lahat ng SMEs ay will train at improving sa kanilang mga business venture. Ako si Tony Arsenal ng DZM 1530 Uno sa Kanan, ang ipilang may paninindigan. Thank you. Tony Arsenal, samantala alas 5.32 na po na umaga. Hatid sa inyo ng Social Security System o SSS. At ang announcement na rito, ang mga membro anya ng hiram ng sa SSS na may overdue calamity o short-term loan ay maaari pang mag-apply ng Loan Restructuring Program o LRP. Okay? Hanggang April 27 ngayong araw na ito. Para ho sa iba't ibang katanungan, tumawag po sa SSS hotline ng mga numerong 920-6449 hanggang 55. O mag-email sa member_relation@sss.gov.ph. Ayan po. Ayan, hanggang ngayong araw na ito. April 27 po yung LRP niyan. Okay, rap. Nakikita mo ng pakinggan ang Social Security System. Nang sinalanta kami ng bagyo, laking tulong ng SSS loans na nakuha ko. Dahil sa bagyo, hindi naging madali ang hanap buhay. Nahirapan ako makapagbayad. Buti na lang, nag-SSS Loan Restructuring Program ako. Kayang-kaya ko ng pagbayad. Pag utang ko'y bayad, pribileyo ay muli kong maasahan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph. Panong-pano sa umaga ni Leo Pano III. Araw-araw, alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Panong-pano sa umaga ni Leo Pano III. Balita, komentaryo sa mga nagaganap sa ating lipunan. Mula sa Palaso ng Malacañang hanggang sa kanugnog ng mga barangay sa buong bansa. Panong-pano sa umaga ni Leo Pano III. Balikan natin ang mga isyong napapanahon kasama si Mike Abe sa Gising na.
Bangon na Pilipinas. Thank you. Alas 5.34 na po na umaga. Balik trabaho pa rin po ngayon. Yung iba po may pasok pa. Alam ba nyo na merong nag-aaral sa kolehiyo, may pasok pa ngayon. Kasi nag-start ng August or September until now po may pasok pa sila. Ganun talaga eh. Marami hong nag-start ng August at September. Hindi katulad ng iba ng June. Itong year, school year 2017-2018, may ganyan ulit yung sistema. Na yung iba June mag-i-start, yung iba naman po ay sa August or September. Kaya may pasok pa rin. Ano ha? Okay. Tuloy tayo sa ating mga balita. Gising na bango na Pilipinas. Samantala, lasing, pinigilan sa pagkanta. Ayan, ano nangyari? Lasing na nga, gustong kumanta. Nang makanta eh, na-aksidente pa, sinadyaba ito. Away-away sa video ko ito. Away sa video ko bar, di ba? Pakinggan natin si Joby Lucero. Pakinggan natin si Joby sa report na yan, sa ambang lugar ito, Naboto City. EZME 1530, Radyo, Reporter. Yes, Joby, good morning. Yes, oh, good morning. Dugatan nga itong isang mag-ina na may-ari ng videoke machine. Makaraang undayan ang saksak ng lasing na lalaking pinigilan nilang kumanta na dito yan sa Nabotas. Kapwa ginagamot ngayon sa Tondo Medical Center yung mag-inang sina Beverly at John Ryan Bismanos. Iti residente ang Sitio Puting Bato Road, Barangay North Bay Boulevard South. Iti sanhin ang tinamang tama ng sugat ito yan sa kanilang katawan. Pinaghanap na ngayon ng mga pulis yung suspect na nakilala lamang sa alias no Dodong Amores na mabilis na tumakas. Base ito sa investigasyon ng pulisya, naghulog ito ng 5 piso itong lalaki sa video kay machine na pag-aaring nga na itong suspect bago kumanta. At kahit na wala sa tono, nang matapos na itong sinasabing kanta ay uuli siyang uulit, kaya pinigilan na nito mag-ina na naging dahilan upang masaksak na itong. Kaya nating balita ako si Joby Lucero ng GMX30, pero sa kanan ng hindi lang may paninindig. Thank you, Joby. Samantala, Senior Superintendent Rafael Dumlao na isa sa mga pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G. Iklo, ano ha? Inaresto na ho ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ayon sa PNP, ano ha? Director Senior Superintendent Glenn Dumlao, ano ho? Yung hepe doon. Magpinsan niya tayo, magkaapelyido ho itong Dumlao na ito. Ayan. Ibinigay daw ho, isinibli na ho, ang warrant of arrest laban po kay Superintendent Rafael Dumlao. Kagabi sa Campo Crame habang ito anya ay nasa ilalim ng Restricted Custody. Ayan, no? Nilabas daw ng korte ang warrant of arrest laban po kay Dumlao, makarang isama ng DOJ ang pangalan ito sa kanyang kinakasawang matapos silang magsagawa nga anya ng reinvestigation sa kaso ng pagpatay sa Korea na si Jijo. Mga kasong kidnap at saka serious kidnapping at serious illegal detention at kinakarap anya ng kaso ni Dumlao. Murder pa nga yan kasi may patay talaga eh, di ba? Wala naman anya nirekomenda na piyansa ang korte para sa nabanggit na opisyal. Kahapon ay nagpunta ho sa Pampanga ang PNP upang ipresenta anya si Dumlao sa Angeles RTC Regional Trial Court Branch 38 para ho sa tinatawag na return of warrant. Ayan ho, sige. Ayan, sana ho magkaroon ng hustisa. Inaabangan ito ng Korean government o ng mamamayan ng Korea dahil nga ho dyan sa controversial na pagpatay. Samantala, malapit na po yung Labor Day this coming Monday, Mayo 1. Ano ba yung inaasahan? Narito po yung tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, si Alan Tanhusay. Ano, ha? Naging guest na natin ito sa television nung nakaraan lang sa kabilang station. Ano, ha? Anyway, ating pakinggan. Ha? Alan, si Mike Abi po ito sa DCME. 15:30, ganitong oras. Good morning at kumusta ang TUCP? Hi Mike, magandang umaga sa iyo at sa ating mga kababayan na kikinig at nanonood. Magandang umaga po. Good morning, morning. At ito, malapit na yung Labor Day. Malapit na yung araw ng mga manggagawa natin Pilipino na sabi mo nga nung last time na mag-usap tayo, mga 41 million ang manggagawang Pilipino. Anong inaasahan at ano ang gusto niyong mangyari sa nitong Labor Day dito sa taong ito, Alan?
Well, Mike, ang ginawa po ng Associated Labor Unions, DUCP, ay nagpanukala po kay Pangulong Duterte na dahil po sa kahirapan ngayon ng mga manggagawang Pilipino, ay nag-propose po kami ng program na subsidy na 500 piso kada buwan na karagdagan doon sa mga tinatanggap ng mga manggagawa. Ikalawa po ay kahain po kami ng wage increase division para naman po madagdagan din yung income ng ating mga manggagawa. Kahapon po, meron po kaming nakuhang magandang balita sa Office of the President na meron daw tugon ng ating Pangulong Duterte doon sa aming kahilingan na dapat po merong pabuya o merong regalo ng ating Pangulong Duterte sa Labor Day para sa mga manggagawa. Tama yan. Pero anong masasabi mo naman? Mukhang yung ECOP, ay nag-react agad yung business group tungkol din sa panukalang 157 pesos sa minimum increase, wage increase, na sinusulong ng mga manggagawa para sa araw na ito, itong panahong ito, Labor Day. Pero ang employer kagad ay nagsabing hindi daw makakabuti sa empresa ekonomiya ang naturang increase. Ano masasabi mo, Alan? Well, ang amin pong pakiusap sa mga kasama natin, mga kababayan natin yan na nasa ECOP, ang ating pong pakiusap sa kanila ay minsan naman po ay maging makatao naman sila. Minsan naman po ay tingnan naman nila ang kapakanan ng kanilang mga manggagawa dahil hindi po sa lahat ng oras ay ang iniisip natin ay puro profit, puro kita. Dapat isipin naman po natin paminsan-minsan ang kanilang kalagayan. Tama yan. Kailangan maintindihan din kayo. So dahil nga po holiday ang Labor Day, Mayo 1 sa Monday yan. So nationwide ito. At sa palagay ba ninyo itong sa Duterte administration ay malaki ang tsansa na kung hindi man maibigay ang lahat ng inyong kailangan ay marami mga pagkakataon na ang kalagayan o kahilingan ng mga labor group ay may pagkakaloob ng gobyerno? Well, Mike, una-una sa totoo lang natutuwa kami kay Pangulong Duterte dahil una-una doon sa aming panawagan, sumagot na siya ngunit ayaw niya pang sabihin sa amin kung ano yung kanyang talagang ibibigay. At inamin niya naman sa amin talaga na lahat ng aming inihiling ay hindi naman talaga niya may bibigay. May bibigay man niya ito ngunit paisa-isa at hindi po sabay-sabay na may bibigay kung kaya't patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa kanya at binibigyan po namin siya ng guidance at enlightenment at ipinapaliwanag po namin sa kanila kung ano ang maaari niyang pwedeng ibigay para sa mga manggagawa. Meron pa bang pagkakataon na magkaroon ng dialogue between labor group at saka ang presidente para siya mismo makakapag-announce sa inyo kung ano yung gusto niyang gawin at ano ang pwedeng maipangako ng kanyang gobyerno para sa labor group sa kanyang sa ilalim ng term niya bilang pangulo natin sa Pilipinas sa ating bayan, Alan? Mike, mga kababayan, ay inimbitahan po ang ALO-TUCP na sa darating na labor may dialogue. Alas 3 po ng hapon ay makipagtulong si Pangulong Duterte sa mga labor groups at sa pakiramdam namin doon niya i-anunsyo yung anong maaari niyang ibigay. I see. So ano yan, alas 3 ng hapon, yung mismong labor day sa Monday yan? Oo, pupunta ko kami doon at meron kaming invitation at pakinggan namin kung ano yung sasabihin ng ating Pangulong Duterte. Ay, sige, abangan natin yan. At ano yung mga activities kung kumpleto ka na, more or less, yung mga maaring highlights, maaring mangyari, maaring makita ng ating mga kababayan na gagawin ng labor union ngayong Labor Day sa this coming Monday, Alan? Well, una-una, bukas, Mike, meron po kaming candle lighting ceremony. Pupunta po kami sa Kentex at doon ay magsisindi kami ng kandila at magsasabi ng panalangin para doon sa mga Kentex workers na namatay. Dahil bukas po ay ang tinatawag nating International Workers Memorial Day at inaalala po natin yung mga manggagawang namatay habang sila ay nagtatrabaho. Pagdating naman po ng Lunes, meron pong napakalaking nationwide protest ang magaganap sa Lunes
dahil po ang laban namin ay ang contractualization, o kaya nagsama-sama na po ang Aluteo City, ang Ilusang Mayo Uno na alam naman nating extreme justice groups. So sa una-una ng pagkakataon ay magsama-sama po ang Aluteo City at ang KMU hinggil sa paglaban sa contractualization. More or less naman halos pare-parehas ang demanda na okay lang yan. Sige. Ingat lang, Alan. Ingat kayo. Alam ko, napakalaking sektor niyo, 41 million. So, napakalaking grupo ito na dapat talaga ay binibigyan ng pansin at panahon, tulong ng ating national government. Diba? Importante yan. Alan, thank you. Salamat, Mike. At hintayin po natin ang anong sasabihin natin pa kung Duterte sa Lunes. Okay. Abangan namin yan. By 3 o'clock. By the way, saan gagawin? Sa Malacanang mismo ito? Doon po gagawin sa People's Park. Ah, sa Davao City. Saan yun? Malacanang? Sa Davao City. Ah, sa Davao. Sorry, sa Davao. Oo. Tama-tama kasi babalik ng Davao si Pangulong Duterte dahil after nitong ASEAN Summit sa Metro Manila hanggang Friday, eh meron pang ASEAN Summit ulit doon naman ng Sunday sa Davao. Kaya pala doon gagawin yung... So pupunta kayo pala ng Davao. Nandun yung mga kinatawan ng mga manggagawa o leader ng manggagawa patungo ng Davao this coming Sunday or Monday. Alan, thank you. Yes. Good morning. Ingat kayo. Salamat, Mike, at magandang umaga po. Magandang umaga. Alan Tan Husay po, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, isa sa mga respetadong labor union dito sa ating bayan. Ayun, meron palang pagkakataon magkikita, mag-uusap-usap. Bakit nawala ito? Na-stop? Yung tinatawag nating dialogue between President Duterte, People's Park sa Davao. Eh, parang doon ako galing kahapon. Nag-ikot-ikot kami ng isang gabi doon. Tsaka doon sa magsaysay, tsaka yung restaurant kinakainan doon. Kaya kailangan abisado natin yan. Sige. Okay. Gising na bango na Pilipinas. Tuloy natin ang ating mga balita. Alas 5:46 ng umaga. O 47 na. Okay? 5:47 ng umaga. At ito ang detalye pa rin ng ating balita today. Ito yung ayaw ng Malacanang, pero tayo magagawa, isang international news ito. Reckless, irresponsible, baseless, ang editorial daw po ng New York Times. Okay? Laman kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang paniniwala ng Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo. Kaya ho, pinatitigil ang New York Times sa pagpalabaso ng mga malisyoso at editorial kaugnay anyas kay Pangulong Duterte. Ipinakahulian niyang editorial ng naturang New York Times ay may pamagat. Itong tindi nung ng title, Let the World Condemn Duterte. Wow! Tindi ha? Let the World Condemn Duterte. At hinihimok nito ang International Criminal Court na kat-anyang magsagawa ng preliminary investigation sa kasong Crime Against Humanity na isinampa ni Atty. Jose Sabio laban sa Pangulo. Gidpa ni Atty. Panelo, walang findings ang anumang investigation body ng Pilipinas na nag-DDA sa Pangulo na sangkot ito sa extrajudicial killing. Well, yan eh, kaya na may expected natin kanya na magiging reaksyon ng Malacanang. Pero yung Human Rights Commission, Human Rights International Group, may mga findings. At yan, alam nyo yung sunod-sunod itong mga banat sa Pangulo, yung kasong isinampa sa International Criminal Court, napakatindi niyan. Bihira yung mga head of state or presidente, prime minister ng mga bansa sa mundo ang kinakasuhan dyan sa ICC. Pero itong ating Pangulo ay kinasuhan din ng mga Pilipino dyan sa ICC tungkol sa the alleged human rights violation at saka nga itong editorial. Ako, hindi ito kayang pigilan. Sabi ho ni Panelo, itigil daw ng New York Times, kalokohan yon. Eh kung yung Amerika kung yung mismo si Donald Trump, kung opaka ng New York Times, ganun-ganun lang, hindi mapigilan, nandudo na Ay yung pa kaya, wala namang pakialam yung mga Amerikano yan na pribadong sektor sa mga ginagawa na maalis violation sa karapatan pantao ng mga head of state. Matindi, editorial pa, matinding record yan. Banat sa ICC dahil nagpailang kaso, banat ng editorial na ganyan at iba pa ay talagang matindi ang dating. Okay, tingnan natin kung paano ito haharapin ng Malacanang at ng Pangulo mismo. Expected natin ang mga tagapagtanggol, iba ang pananaw
iba ang kanilang interpretation sa mga balitang ito. Samantala si Rob Hili, Hili ba o Jili? Okay? Nang Pag-asa, alamin natin ang lagay ng panahon, napakainit sa Mindanao, napakainit sa Metro Manila, mainit ang sitwasyon, marami tayong bisita. So ingat lang po kayo, talagang dry season, napakainit ng panahon. Si Rob, ano, ating pakinggan sa Pag-asa. Maganda umaga, si Mike Abi po ito, DCME 1530. Ano po ang asahan nating panahon sa maghapong ito hanggang sa papasok na weekend? Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Ganyan din sa ating mga tagapakinig. Update po muna tayo dun sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Storm Dante. Kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan. Layong 1,330 kilometro, silangan ng kasiguran na Aurora. Taglay nitong mahalakas na hangin haabot sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong haabot sa 80 kilometro bawat oras. Kumikilos ito direksyong Hilaga sa bilis na 13 kilometers per hour. Wala naman po itong direktang epekto sa namang bahagi ng bansa at kung hindi po magbabago ang pagkilos at direksyon nito, inaasahan po natin siya magre-recurve at maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility. So si bagyo, ang bagyong ito ay hindi masyado makaka-apekto, hindi ito mararamdaman ng mga Pilipino, parang ganon. Tama po kayo dyan dahil may kalayuan po at inaasahan po natin na within the next 24 hours maaari po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero so, matanong ko po, lang, bakit may mga ganyan tayong mga samaan ng panahon? Eh di ba dry season ngayon, ayaw nga natin tawagin summer pero talagang panahon ng tag-araw eh. Pero bakit may mga ganyan? Parte ba ito ng climate change or kung ano-ano pang maaaring dahilan ng ganyang sitwasyon? Yung normal naman po na meron tayong bagyo kahit Abril, although hindi po siya kasing dalas kaysa sa mga ibang mga buwan. Although hindi naman po, hindi po common kasi na magkaroon tayo ng dalawa o tatlong bagyo tuwing Abril, hindi naman po ito abnormal na sitwasyon. Kung ito po ay epekto ng climate change, hindi po pa po natin masasagot dahil wala pa naman po talagang masusing pag-aaral na itong pagkakaroon ng maraming bagyo tuwing Abril ay direktang epekto na po ng climate change. So wala pa po tayo. Sabagay, kailangan din natin ng ulan. Kung magkakaroon lang ng mga pag-ulan, mas kailangan natin, lalo na sa mga farmers, ano, at saka yung ating mga dam, di ba? Ang balita nga nung last week pa, bumababa ang level ng ating tubig sa mga dam. So, kailangan itong tubig na ito kung doon papunta o doon mapunta, kaso parang malayo naman. So, cool, hindi pa rin, hindi natin pakikinabangan, di ba? Tama po kayo dyan. Kaso nga po, dahil medyo may kalayuan po yung bagyo, so yung mga, wala, yung pag-ulan po sana nagaling doon sa bagyo, hindi po natin makukuha. Although may mga mararanasan din pa rin po tayong mga isolated. Yung thunderstorm, natawag. Thunderstorms. Mm. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon o gabi. Pero mananatili pa rin pong mainit at malinsangan ng ating panahon at mahagya po hanggang sa maulap yung ating papawirin na mahalahan. Pati sa Mindanao, galing ako ng Mindanao, ang tindi ng init doon ah. Sa Davao. Grabe. Mainit rin po talaga as in doon sa malaking bahagi ng bansa. Mainit talaga as mainit. Galing ako dyan. Tama po kayo dyan. Okay. Yes po. Yun, dahil po dyan, mainit po maasa nating panahon sa malaking bahagi ng bansa at dahil wala po itong direct, lalo po kasing direct ang epekto yung ating bagyo sa namang bahagi ng bansa. Philippine Standard Time, ganap na pong 5:52 ng umaga at mula sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, ito si Rob Gili, nag-uulat. Thank you, Rob Gili, ano ha? O Hili or Gili po ng Pag-asa. Ayan, dito po natin maranasan itong bagyong itong may monitor huling dalawang araw. Maaari sa may punta ng Aurora Province pero paaring labas daw ito within 42 hours. Ayun. Pero hindi mo natin kailangan ng bagyo pero kailangan natin ng tubig. Lalo sa mga sakahan. Marami pong mga sakahan ay talagang apektado na. Mga farmers, OFW, mga manggagawa, good morning po sa inyong lahat. Sa mga negosyante, sa mga talipapa, sa mga public transport. Ako, itong public transport, grabe itong away sa DOTR. Grabe itong away na sa pagitampo ng management ng MRT, LRT at saka nung maintenance provider na tinatawag dyan. Ano ba yan? Nagsisisihan, nagpapasahan. Talaga naman ho, kala natin nagpapalit ng administrasyon, mababago na rin ang problema sa LRT, MRT. Hindi pa rin ho, tumitirik pa rin. Until now, yung mga bagong bagon na binili po sa People's Republic of China na karang gobyerno, hindi pa rin mapakinabangan. Ang matinding ang pinag-aaway no isang araw ay kaya daw tumirik yung isang MRT o bagon ay dahil daw sa grasa. Anak ng bakang usapan niya no.
Ginagago ninyo kami mga Pilipino nitong mga opisalis ng DOTR at saka po ng private sector na nagme-maintenance dyan. Yung daw grasa, hindi daw tugma dito sa Pilipinas dahil sobrang init. Eh bakit nyo nang ginamit? Eh kayo ang nandyan. Di ba, Engineer Rap? Ha? Eh yung grasa daw ang dahilan kung bakit. Parang yung daw grasa ang ginamit dun sa mga bagon, hindi bagay sa weather sa Pilipinas. Ay alam mo naman yung matagal dito sa Pilipinas, mainit. Eh bakit yan ang ginamit nyo? Kung hindi ba naman kayo sang katutak ng katanga? Ay nako talaga, ano ha? Umagang-umaga, pasintabi na po. Ha? Hindi pa rin ho malaman ng DOTR kung bakit ang dami ng problema ng ating mga MRT, LRT. Yun naman hong private company na may-ari ng may control sa maintenance operation, eh ginagawa daw nila ang trabaho nila. So yung pasahan ng pasahan. Si Undersecretary Cesar Chavez ka, nagagalit na eh. Hanggang saan ba ang galit niyang mamang yan? Ah, kaibigan ko pa naman yan. Pero ang tanong, expert ba yan si Chavez sa technical o mechanical? Eh, broadcaster yan eh. Taga-MBC yan eh. Ha? Hindi ko naman hinahanapan siya ng kakayanan. Tanong ko lang, ako yung nagtatanong lang. Kasi ang MRT o mga tren, kasi under niya ang PNR, LRT, MRT, lahat ng tren sa Pilipinas bilang undersecretary ng DOTR. Yung bang kanyang kaalaman, qualification ba, meron siya tungkol sa mechanical and technical? Siya ba'y engineer? Siya ba'y mechanical engineer? Siya ba'y electrical engineer? O basta may background sa technical and mechanical? Baka wala. Kaya hindi sila nakakaintindihan. Ha? Ako, ang tingin ko rito sa matagal ng problema sa ating MRT, LRT, DOTC, ito hindi ho mechanical, electrical, or human error na binabanggit nila. Ang tingin ko rito, mismanagement. Ah, human error ng mga nakapwesto. Yung nasa pribadong sektor at pamahalaan. Kasi napakainit ng panahon, ang hirap ng mga commuter. Ako, hindi naman ako sumasakay dyan. Pero maraming 600,000 a day ang sumasakay sa ating MRT. Ay lagi nag-iibiktima ng ganyang klaseng performance. So ito ba ay technical, mechanical trouble, human error, o mismanagement? Eh mukhang hindi lang, mas malapit na yung mismanagement eh. Kasi kung human error yan, minsan lang mangyari. Pwedeng mag-adjust, pwedeng hindi na maulit. Kung technical yan problem, eh dapat na-trace na. Engineer, di ba? Kita mo tayo dito sa DCMA, ito nasa technical people namin, technical department namin. Pag nagkaroon ng problema rito, alam nila kung ano yung problema sa technical, nagagawa ka agad. So ako, hindi technical problem ito. Hindi rin human problem yung sa MRT niya. Kasi kung human, maaring mabago, palitan mo lang yung nag-ooperate dyan, tapos na. Kung may technical problem, palitan mo yung problema, ayos na. Baka nga po mismanagement or walang alam ang nagpapatakbo nitong mga tren natin. Anak, nako talaga naman oh. Pag hindi kayo natuwa sa mga ginagawa ng mga taong yan, sipsipan lang kasi, balimbingan lang kasi, nang mapuesto sa pamahalaan, nakala nila magagaling na sila. Kayong mga nasa gobyerno, elected, appointed, ng appointing power, huwag niyong isipin kayo na yung magaling. Huwag niyong isipin kayo lang ang matalino. Walang monopoly sa talino. Lahat tayo ay may kaalaman. Kaya huwag magmagaling yung iba dyan. At habang kayo nagmamagaling, nagsasapir ang taong bayan sa inyong pagkakamali o kapalpakan. Ano ha? Tama na, sobra na, pagbabago na, nasa na ang pagbabago? Kung yung mga napupwesto, suntok sa buwan ang mga performance. Buti na lang, wala nang oras. Ha? Di ba, Rap? Wala nang oras. Morning, 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 morning. Ma'am Berting de la Cruz, Mang Narsing Nuna, good morning. Cruz at Pacheco family, Jeronimo family, good morning. Ramsey and baby, ano ha? Well, darating yata sila mamayang gabi. Mamaya ka naman dating. Anyway, sige. Morning, morning. Ingat-ingat lang po. Mainit talaga ang panahon. Sa ngalan po ni Rap Reveretan, kapalitan ni Alex at ni Joey, si Ruben Arsenio, Pedro at Manon Jess sa may transmitter o Bando Bulacan. Sa ngalan ni Amil Basco, aming graphic and IT expert ngayong umaga. Siya naka-duty, ano ha? Kapalitan ni Jojo yan at saka ni Gerald, di ba? Okay. Si Eunice Calma, ang aming pong mga kapartner sumusulat ng mga balita sa mga balitaan tuwing umaga, hindi lang po dito sa programang ito. At Eunice Calma, ano, si Jane Malesta sa production, mga reporter po naghahatid ng live report. Talagang sakripisyo, gising ng maaga. Ganun talaga eh. Okay? So walang pasok, inuulit ko po ang Pasay, Makati at Maynila today. At ang maraming mga lugar po ay may pasok pa. Pero bukas,
non-working holiday, ano, walang pasok nationwide. Hindi lang ho ang Mega Manila, dahil pa rin sa ASEAN Summit na ginagawa. At yung traffic kagabi, talaga naman, ano ha, tindi. 4 oras from Pasay to Quezon City. At saka kahit saan lugar kagabi, matraffic dahil yung arrival ng mga delegado, may mga rally pa kung ano, may mga lugar na isinara sa may area ng Pasay, talaga naman ha. Inyong apong lingkod, si Mike Abi po ito, na lagi nagsasabing ano man ang problema, may solusyon. Walang problema ang hindi nasusolusyonan, hindi po solusyon gumawa ng mga panibagong problema. Thank you, Leo Paulo III, ang tabayanan. Thank you, Leo, ha. Siya pong inyong napakinggan dito sa aking programa sa loob ng 2 araw kasi nga po ako ay galing ng Mindanao. Thank you, Leo Paulo III. Susunod na. Si Mike Abe sa Gising na, Bangon na, Pilipinas. Gising na, Bangon na, Pilipinas.